magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga katropa, mga kamag-anak ko, mga pamilya ko, mga kapuso ko. Magandang araw sa inyong lahat, guys. So, welcome to 2020. Sa mga nanalo sa parafol ko nung nakaraan, maraming salamat sa mga sumali, sa mga nag-subscribe, maraming salamat, okay? So, sa mga hindi pa nag-subscribe, guys, subscribe lang. So, ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? So, tagal kong hindi nakapag-review ng mga gadgets, ng mga sapatos. So, this is our first review. So, ayan, nakikita nyo, Jordan 34 yan, guys, ha? Pareha sa Jordan 34 yan. Alam nyo kasi, guys, marami na nagsalabasan na peking sapatos ngayon, eh. Since noon pa, nung naglalaro pa ako, nabiktima na karoon ako ng peking sapatos. Pero okay lang yun, kasi nasa gumagamit naman yan kung peking sapatos mo or original. Okay, nagkaroon ako ng peking sapatos, nagtagal siya for 3 years, ang tagal ko ginamit. So, nasa gumagamit yan, at ragged din ako maglaro ng basketball, guys, kung saan ako naglalaro. At wala akong pakialam kung rough court o wood tiles. So, bihira na ako maglaro sa wood tiles. So, karamihan sa amin dito, yung court dito, rough court. So, nagtagal din naman. So, yung original na sapatos ko, minsan gumamit ako ng sapatos ng original. Kabibili lang ng asawa ko yun. Hindi ko makalimutan yun, yung Adidas ni Rose, yung 7 ounce kulay gray siya, Adizero yun, eh. Yung unang Adizero niya, alam nyo, guys, 2 weeks pa lang sa akin, okay? 2 weeks o 1 week pa lang ginamit ko, naapakan na butas. So hindi ako nakatulog, yung sama-sama ng loob ko, kasi kabago-bago, naapakan, pangalawang gamit ko pa lang yun, naapakan yung sapatos ko, sumadsad sa semento, nabutas, guys. So, ang sama ng loob ko. Kaya mahal-mahal lang kasi original nga yan. So, ngayon, guys, ang gaganda na ng gawa ngayon. So, ayan, kung makikita nyo yan, dalawang Jordan 34 yan, pero magkaiba yan. Okay? So, i-review natin ngayon kung saan yung peke at saka saan yung original. At kung ano yung pinagkaiba nila. Okay? So, sa mga kagaya ko na gumagamit ngayon ng mga, ano, ng mga fake na sapatos, okay lang yan, guys. Wala naman sa sapatos yan, eh. Nasa performance yan. Kung peke yung sapatos mo, original sapatos mo, asa sa'yo yan kung paano mo dalhin, kung paano mo gamitin, kung paano mo isuot na nababagay sa'yo, di ba? Okay, so, sa mga naglalaro naman, so, congratulations sa mga original kasi may pambili sila. So, sa mga agaya natin na walang pambili, tsaga-tsaga na lang tayo sa class A. Okay lang yun. Problema rin, eh. Oh, gumagamit din ako ng original. So, ayun nga, yung review ko, Jordan 34 na original, no? Sa akin talaga yun, kasi idol ko si Jordan. So, sa peke ngayon, kukuha rin ako nitong peke. Alam nyo kung bakit? Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit. Ang ganda. So, eto, i-review natin ngayon yung original at yung peke. So, eto, magpapasensya na ako kasi nga, may discoloration na yung, ano, yung original. Ayan, kung makikita nyo, may discoloration na. Kasi ginamit ko na yan, guys. So, sa mga huling YouTube video ko, nakita nyo naman yung naglalaro ng basketball. Ito lang yung lagi kong ginagamit. So, yung performance niya, maganda talaga. Makapit sa court. Kahit yung, ano, yung finish court na semento, makapit siya. Okay? So, ito, hindi pa natin nagagamit sa court tong fake. Pero tingin ko, ganun din. So, ito, guys, i-review natin ngayon yung pagkakaiba ng fake sa original. So, ayun, stay tuned lang kayo. Kung yung mga hindi pa nag-subscribe, guys, subscribe naman kayo sa video ko. Sa YouTube channel ko. Ito lang, The Utah J Show. Okay? So, yung mga magsasubscribe ngayon at yung mga dating subscriber ko. So, magpapamigay ulit tayo mamaya ng load. Okay? Papamigay tayo ng load sa magandang comment. Load lang. Elite Socks. Pwede lang naman, Elite Socks. Okay? So, sa magandang comment, magbibigay ako ng pa-free ulit. Okay? So, eto. Panoorin natin itong video ng pagkakaiba ng original sa fake na Jordan 34 Amber Rise, okay? So, stay tuned, guys. Ito na siya. So, ito na nga, guys. Iko-compare na natin yung original na Jordan 34 sa Class A na Jordan 34. So, bago natin compare yung mga elements na nandito, guys. Okay? So, unahin muna natin yung box. So, ito yung box, guys. Yan. Yan. So, dito pa lang. Yan, kung makikita nyo, guys, medyo nag-blurred yung video kanina. So, makikita nyo, guys, ito yung fake your Class A na ano na Jordan 34. Mas maliit siya compared sa original box ng Jordan 34, okay?
So parehas lang na may logo. And so yung logo niya, ang galing ng pagkakagawa ng logo, guys, kung makikita nyo, pulidong-pulido na rin. So para silang may Jordan 34 na yan, medyo ano. Yan, Jordan 34 na kumikintab-kintab. So ganun din sa original. Okay, yan, Jordan 34. So ayan, parehas na may braille. Ayan yung fake. So original naman. Yan. Okay. Pagdating sa ilalim. So ayan. Pagdating sa ilalim, guys, ito yung Class A. Ayan, makikita nyo. Pagdating sa original. Ayan, imported by Nike Philippines. So Jumpman. 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 Box made in China. Box made in China. And Jordan Flight. Jordan Flight. So parehas lang, guys, no? So sa box, ayan, kita nyo, halos parehas yung box. Sa size lang magkaiba. Okay? So ayun. So compare na natin yung Class A sa original. So ano nga bang unahin natin? O yun, unahin natin tong Eclipse plate niya. Sa original, guys, kung makikita nyo, yan, may Eclipse plate siya, di ba? Plastic. And then sa Class A naman, may Eclipse plate din siya, guys. Plastic din. At yun, may nakikita kayo doon, kulay orange sa ilalim. Ngayon, yun yung zoom airbag. So, parehas din. Sa original, may zoom airbag din. Okay, so, parang mas malaki nga lang yung zoom airbag at mas makapal yung zoom airbag ng original compared sa fake. Okay? So, sa ilalim niya, ayan, kita nyo yan. Ayan. So, pasensya na sa discoloration ng ano ng original kasi ginamit ko na, guys. Ayan, parehas na may zoom air. 1, 2, 3, 4, parehas lang din. Ayun, parehas na may nakalagay na. Ayan. Ayan yan. Okay, so parehas lang. So kung titignan nyo yung rubber niya. Ayan, guys. Ayan. So parehas lang ng design. Okay, sa ilalim niya, parehas na parehas. Okay. So yung zoom air, subukan nating pindutin. Ito kasi, nandito kasi yung zoom air, guys, ha. Nandiyan yung zoom air niya. Kung papansin ninyo, ayan. Halos hindi ko siya mapindot. Okay, mahirap siyang i-press. Compared sa Class A, ayan, nakikita nyo. Ayan, mas malambot siya. So, mas malambot siya. Eh, yung purpose ng zoom air natin is para mas comfortable yung ano natin, yung landing natin, di ba? Pag tumalon tayo. So, makikita nyo mas malambot naman sa ano, sa Class A. Pero okay lang din, hindi naman siya ganun kalambot. Okay? Ayan. Pagdating sa ano, sa materials, guys, ayan. Halos parehas sila ng materials. Sa texture lang magkaiba. Ayan, medyo mas rough to itong Class A compared sa original. Mas makapal yung tela. Mas manipis yung tela. So sa color, mas dark sa Class A, light sa original. Pagdating sa logo, sa harap, sa tang, ayan, nakita nyo, flight black print, dark orange. Yellow na siya eh. Yellow Jumpman logo, yellow flight print. Pero pareha silang nakatahi. Tahi yan, tahi din yun. Okay? Pagdating naman sa ano, sa lace natin, matigas tong lace ng original, compared sa Class A, malambot. Sa original, orange tip. Sa Class A naman, black tip. Okay, yan. Black. Sa original, orange. Okay? So, pagdating dito sa may tang ulit, kita nyo yan, mas malaki to. Ito, semicircle siya. Mas malambot.
Okay? Ito, pagdating dito, nakita nyo yan, may padding siya dito, gray ang kulay. Tapos may Jumpman na logo doon, kaso sa loob. May Jumpman logo, kaso nabura na, kasi nga ginamit ko na. Ito naman, kulay orange. Okay? Yan, kulay orange at may Jumpman logo rin sa loob. Ayun, may Jumpman logo din. Okay. Pagdating sa ano, sa padding sa loob. Ayun, mahirap din tanggalin 'tong sa Class A eh. Parang sa original din mahirap din tanggalin. So, wag na natin tanggalin. Okay, ayan. So, makikita niyo 'yung loob. Ito 'yung sa original, ito 'yung sa fake. Ayun, so parehas silang may ganito. Alam nyo guys, halos lahat ng elements ng original ay meron din sa Class A. Okay? So, sa texture na lang nila, texture ng materials, magkaibang texture nila, pero yung mga elements, gaya ng padding, ayan, mga paddings natin, ayan, paddings, meron lahat sa Class A. Pati nga yung ano, eclipse plate natin, meron sa Class A, yan, may butas din. Sa original, ganun din. Okay? May eclipse plate at may zoom airbag. Ayun. Okay? So, mga minimal na ano na lang, na comparison na lang ang nakikita natin dito. Sa kulay, sa mga elements, meron lahat. O, ayan. Ito. Ito, magkaiba. Ito, sa original, Nike Air. May nakalagay na Air dito. Sa Class A, Nike, walang Air. Okay? So, wala naman sigurong mababago sa performance mo na paglalaro ng basketball yun kung Class A yung gagamitin mo at wala siyang Air na nakalagay dito. Dito meron sa Class A. Dito sa original may Air, sa fake wala. So malaki siguro ang ano nun, diferensya nun pag ginamit mo. Pagdating sa performance sa court, malaki yun. Parang mawawalan ka ng 50% strength. Hindi, joke lang. So eto, ayan, nakita nyo yan. Ayan, meron din siyang ganun. Ito, semi-circle. Ito. Ito, masyadong malaki. Okay? Ayan. So, parehas silang may, may ano, may extension dito. Ayan, may extension din. Okay? So, pagdating sa materials ulit, halos parehas lang. Okay? Ayan yung ano. Ayan, makikita nyo, no? Ayan, oh. Diba, citro siya? Citro yung sa original. Sa Class A, citro din. Ayan. So, sa bigat. Sa bigat naman, guys. Siguro, mas mabigat lang ng konti tong ano. Tong Jordan na Class A. Mas mabigat lang ng konti, pero hindi siya ganun kabigat, ha? Ayan. So, halos parehas talaga, guys. Pagdating lang sa kulay at sa mga texture ng tela at yung mga materials na ibang ginamit, eh medyo may pagkakaiba. Pero kung titignan mo, hindi na siya halata. Okay, sa kulay mo lang mahalata. Parang ito, light orange. Sa original, dark orange. Okay? So, ayan. Yun na lang titignan nyo para makita nyo yung original sa fake. Ito, dark orange. To parang yellow. Okay? Tapos, in overall, mas dark yung kulay ng Class A compared sa original. Okay? Ito yung original, ito yung Class A. Ngayon. So, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, guys. Ayan. Kung bibili kayo ng sapatos, halos wala nang pinagkaiba. Sa kulay lang makikita. Pero yung ibang Jordan 34 na Class A na lumabas, eh halos parehas lahat ng kulay. Okay? Sa Amber Rise, halata lang talaga kasi mas dark to. Pero pagdating sa performance nyo, kung paano kayo maglaro, eh nasa gumagamit na yan. Okay? So, sa may pambili, worth 8,500, papuntang 9,000. Katumbas ng original, sa Class A, makakabili ka na ng tatlong Class A. Okay? Tatlong Class A na ang katumbas ng original, guys. So, nasa sa inyo na. Kung practical kayo, nasa sa inyo kung anong bibili nyo. Class A or
original. So yun lang naman yung pagkakaiba guys. So, sa mga elements niya, parehas na. Zoom ear, eclipse plate, paddings, parehas. Okay, parehas lahat. Pagdating sa ano, sa loob guys, comfortable tong class, itong original. Pagdating sa loob din ng class A guys, comfortable din naman. Okay, comfortable rin siya. Ayan, malambot din sa loob. Okay? So, ayun lang naman guys ang comparison na makikita natin sa Jordan 34. Gaya nga ng sinasabi ko, pagdating sa durability, nasa gumagamit na yan. Kung maingat ka, magtatagal yan kahit ilang taon pa. Ngayon, kung original naman, nasa sa inyo pa rin yan kung paano mo gamitin. Kung iingatan mo, magtatagal din. Okay? So, yun lang guys yung comparison sa ngayon. So, ayan, mamili na kayo kung anong gusto nyong bilhin. Original or Class A. Okay? So, it's up to you guys. So, yun na nga guys, no? O, nakita nyo na yung mga pagkakaiba ng peke sa original na Jordan 34. So, mga elements niya halos parehas lang, di ba? May ano naman siya. May eclipse plate. May zoom ear. Bag. Di ba? Tapos, yung mga materials na ginamit, halos parehas lang, di ba? Kung titignan mo nga, parang mas matibay pa yung ano eh. Mas matibay pa yung materials ng fake eh. Oh, mas parang mas matibay pa kasi parang mas makapal, medyo mas makapal yung mga tela. So parang hindi siya mahirap mapunit nang bigla-biglaan na lang, nang basta-basta. So, ayun, kung nakita nyo, pero yung sa presyo, I think ang presyo ng ano ng Jordan 34 na original nung binili ko yan is nasa ano yan eh, 85 eh. 8,500 pesos. So compared sa fake or sa Class A na sinasabi nila, kasi wala namang talagang replika ng sapatos guys. Ako lang nagsasabi sa inyo, replika, sinasabi lang nilang replika yan, pero Class A talaga yan. Okay, parehas lang naman na made in China yan, original equipment manufacturer. Parehas din silang extra durable rubber. Oh, di ba? Parehas silang XDR, pare. Parehas silang XDR. Kasi rubber din naman yung ano eh, yung pinakailalim na apakan ng ano eh, ng Jordan, ng mga sapatos na fake eh. So, ayun, ano pa ba ang kailangan nating i-review diyan? So, yung presyo. Okay, yung sa presyo, yun nga, sinabi ko kanina, 8,500 yung original. So, kapag yung fake ang bibilin mo, makakabili ka na ng tatlo noon. Kahit iba-ibang kulay. So, sulit na yun, di ba? O, iba-iba yung sapatos mo, puro Jordan 34. Wow, man, big time. Hindi na halata. Okay, so, hindi na halata. So, kung bibili ka ng sapatos, nasa sa'yo na yan. It's either legit na original or yung fake. Okay? So, be practical, guys. Okay? So, be practical. Lalo ngayon, magtipid-tipid tayo. Ang hirap ng buhay ngayon, guys. So, kung may pambili ka ng original at sobra-sobra pera mo, bumili ka ng original. Ngayon, kung sakto lang, gusto mo lang ng may isuot, pang laro mo, kung kahit saan-saan, be practical. So, tayong Class A. Diba? Wala namang mawawala, guys, eh. So, marami nang gumagamit niyan. Lalo na sa mga, ano, estudyante na nangihingi pa lang ng pera o baon sa mga kamag-anak, sa mga parents, huwag nyo nang pilitin bumili yung parents nyo ng original, guys. Advice ko lang. Okay? Bumili na lang kayo ng mga ano, ng mga Class A na sapatos. So, okay lang yan. So, sa mga kagaya ko, na mga taga-Kawayan, i-ano ko na rin yung shop ko. Pwede kayong bumili sa shop ko, okay? Sa EA Sports Athletic Shoes, meron tayong branch sa dito, sa Kawayan, sa may Pure Gold Main. Sa Roas branch, sapat lang ng K1 Marketing. Sa Ilagan branch, sa Kalamagi Second. Sa Tumawini, National Highway lang yun, tabi ng Honda Motorcycles. Saan pa ba yung anong branch ko? Sa Cordon, sa may F-Gas Station. Bili na kayo guys. Okay, mura lang mga paninda namin. Kung gusto nyo bumili, bumili lang kayo doon. So, available lahat ng Jordan 34 doon. Mga maraming sapatos doon. So, marami kayong pagpipilian. Okay, lahat ng sportswear yan doon. So, ayun nga, yung mga ibang sapatos pa guys, i-review pa natin. Although wala ko kong mga original na pagkocomparean, pwede ko namang i-review. Kasi alam naman natin, nakikita naman natin sa mall, namamasyal tayo sa mall, nakikita naman natin mga original. So, i-compare ko na lang yung mga fake. Okay? Sa mga fake na paninda namin, Class A. Hindi naman siya fake na fake kasi Class A siya, original, galing din mga ibang bansa, di ba? So, yun nga lang guys. So, maraming salamat sa pag-subscribe ng aking video, sa panonood ng aking video.
So sa mananalo guys, sinabi ko ulit sa inyo, papamigay ulit tayo ng medyas or 200 worth of load. Okay? So yun lang kaya natin ibigay ngayon. Maraming salamat ulit. So God bless sa inyong lahat and sana marami pa kayong mapanood ng video ko this coming 2020 at sana nga marami pa akong ma-review ng sapatos at ibang gadgets. So maraming salamat ulit. Peace out.